Abala sa paghahanda ng munting salo-salo si Marian, kaarawan ng kanilang anak na si Dennis. Dapat ay magsaya siya. Pero peke lamang ang nakikitang ngiti sa kanyang mga labi dahil may bigat sa kanyang dibdib na nagsisimulang yumabong. Na dahilan ng hindi niya pagkakatulog kung gabi, ang madalas niyang pagbubuntong hininga kapag nag-iisa na lamang siya. May napapansin kasi siyang pagbabago sa asawang si Roman. Hindi na ito malambing at mapagmahal na lalaking pinakasalan niya noon. May kalamigan na siyang nararamdaman sa pagtingin nito sa kanya. Madalas na rin ginagabi si Roman. Minsang pinansin niya ang asawa ay paasik na sinagot siya nito ng padaragpa. Kapag nasa labas ako ng bahay, mula sa pag-alis ko hanggang sa pag-uwi ay hanap buhay ang inaasikaso ko. Na para rin naman sa inyong mag-ina. Kaya ayoko nang tinatanong. Maliwanag ba? Naninibago lang naman kasi ako sa iyo. Dati naman may panahon kang palagi para sa amin ni Dennis. Ngayon, kahit Linggo'y umaalis ka. Mapagkumbabang sagot niya. Gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Nakikita mo naman, di ba? May sarili ka ng bahay at lupa. Kumpleto tayo sa gamit. Na hindi ko may pagkakaloob sa inyo kung papasok ako ng alas 8 at uuwi sa alas 5. Pagkatapos ay magtatanong ka pa? Noon ay siya pa ang napahiya. Para nga yatang tama si Roman. Pero bakit ayaw maalis ang munting kabang iyon sa sulok ng kanyang puso? Na may hatid na takot. Isang araw ay baka bigla na lamang mawala si Roman sa kanila ni Dennis. Pero pinipilit niyang iwaksi ang pintig na iyon. Gusto niyang paniwalaan ang sinasabi ng asawa. Idinadasal na sana'y ganon na nga. Kaya mas malaki ang oras ang nauubos nito sa labas ng bahay kaysa para sa kanilang mag-ina. Matapos tiyakin na maayos na ang mga handa, ipinasya niyang maligo na. Tamang-tama, pagkatapos ay tatawagin na niya si Dennis. Paliliguin at bibihisan na. Kanina'y nangako si Roman uuwi ito sa alas 3 para naroon siya sa celebration ng anak. Siya rin ang magiging photographer para may record ang 7th kaarawan ni Dennis. Ngunit nagsisimula ng kumain ng mga bisita ni Dennis na mahigit ding 15 ang dumating. Wala pa rin si Roman. Kandahaba na ang leeg ni Marian pero talagang hindi ito sumipot. Tapos na ang party. Si Dennis ay abala na sa pagbubukas ng mga tinanggap na regalo. Pero wala pa rin si Roman. Nakikituwa siya sa anak habang tuwang inilalabas sa mga kahon ang regalo. Magkahalong damdamin ang nasa dibdib niya. Galit at pag-aalala. Galit dahil baka talagang kinalimutan nito ang pangako sa anak. Pag-aalala dahilan sa baka may abiryang nangyari rito. Baka nandisgrasya ang sasakyan at napahamak sa kaarawan ng kanilang anak. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito pero walang sumasagot. Mi, bakit hindi dumating ang daddy? Diba, nangako siyang darating? Madilim na eh, wala pa rin siya. Baka kasi may trabahong hindi maiwan anak. Maghintay pa tayo, darating din yon. Pero nakapaglinis na siya ng mga kalat ng party, napaliguan na uli at nabihisan na ng pantulog si Dennis, ay wala pa rin si Roman. Mi, inaantok na ako. Naghihikab ito, sabay inat. Ang mabuti pa'y matulog ka na. Ako na lang maghihintay sa daddy mo. Gigisingin kita kapag dumating. Mahimbing na ang anak nang lumabas siya mula sa kwarto nito. Tinanaw niya ang relo sa dingding. Alas 9 na. Pailing na pumasok siya sa master's bedroom at nahiga. Ngayon lamang siya nakaramdam ng pagod. Maihiga muna siya para makapagpahinga. Maririnig naman niya ang pagparada ng sasakyan sa harapan. Pero parang may humahatak sa talukap ng kanyang mga mata, pasarado. Talagang antok na si Marian. Ilang sandali pa nga at mahimbing na siya. Nagulat pa siya nang marinig ang ugong ng pumaradang sasakyan at ang malakas na kabig ng pinto noon, pasara. Napabalikwa siya ng bangon. Sasalubungin niya ang asawa. Akala niya ay hindi pa mahabang mga oras ang lumipas. Pero nang mapatingin siya, alas 2 na ng madaling araw. Matagal na pala siyang nakatulog. Bigla ang dating ng tampo sa kanyang dibdib. Muling sumigid ang kabang kung ilang araw na niyang nararamdaman. Tatayo na sana siya
para salubungin ito at sumbatan. Naalala lamang niya ang sinabi nitong minsan sa kanya nang mag-usisa muli siya at ayaw na niyang maulit iyon. Nahigang muli si Marian at pumikit. Nagtulog-tulugan. Tinalikuran niya ang pinto ng kwarto. Naririnig pa ni Marian ang parang mabibigat na hakbang ng asawa, papanhik sa tatlong baitang na hagdan na patungo sa kanilang kwarto. Binuksan ang pinto. Pagkatapos ay wala na siyang narinig na kaluskos. Hindi naman siya makadilat dahil nagkukunwari nga siyang tulog. Lumipas pa ang ilang nakaiinip na sandali. Hindi na siya nakatiis. Nagkunwaring nagising. Paglingon niya, nakita niyang nakatitig na mabuti sa kanya ang asawa. Nakapaninibagong tingin. Roman, bakit? Hindi nakatiis na tanong ni Marian. Umiling si Roman. Wala. Gusto ko lamang makita ka. Gusto kong huwag kong makalimutan ang kaanyuan mo. Napabangon si Marian. Bakit? Aalis ka? Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong niya. Wala. Hindi. Lumapit na siya sa kama. Naupo sa gilid nito. Si Marian ay nakaupo na sa gitna ng kama. Nakatingin sa asawa. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nitong walang dahilan ang pagkakatigalgal nito at nakatitig sa kanya. Marian. Parang dumadaing at nagpapasaklolong sabi niya. Naniniwala ka bang mahal na mahal kita? Roman, anong klaseng tanong yan? Mayroon ba akong hindi nalalaman? May problema ka ba? Tumawa si Roman. Walang buhay na tawa sa kaniyakap ang kabiyak. Wala. Niloloko lang kita. Gusto ko lang makita ang reaksyon mong yan na nag-aalala para sa akin. Roman, ayoko nang naglilihim ka sa akin. Asawa mo ko. Hindi ako naglilihim, Marian. I swear. Ikaw ang bahala kung ayaw mong magtapat. Kumain ka na ba? Oo, mabuti pa'y matulog na tayo. Tumayo si Roman. Mahiga ka na, magpapalit lang ako ng damit. Bukas na ako magsosorry kay Dennis. Muling nahiga si Marian. Ayun na naman ang kakaibang kabang iyon. Tinanaw niya si Roman na nagsusuot na ng pajama, saka tumabi sa kanya. Kinabig pahapit sa kanya, saka hinalikan siya sa noo. Matulog na tayo. Pagod tayo pareho. Alam kong ikaw mag-isang nagkasikaso ng party ni Dennis. Hindi siya kumibo. Baka kasi kapag nagsalita siya ay masumbatan niya ito. Hindi naman nagtagal, patag na ang paghinga ni Roman. Tulog na ito. Naiwan siyang gising na nag-aalala. Sigurado siya. Ang munting kabang yon sa sulok ng kanyang dibdib ay may ipinahihiwatig. Naidasal na lamang niyang sana ay para sa mabuti. Kinabukasan ay sabay-sabay silang nag-almusal na bihirang mangyari. Dito kasing mga nakaraang buwan ay laging maagang umaalis si Roman. Nang makaalis naman si Dennis para pumasok sa school, naiwan si Roman na tinutulungan ng asawa. Milagro, ngayon ka lamang tumulong sa akin ng pag-aasikaso sa bahay. Hindi ka ba aalis? Papasok, pero mamaya na. Tinatamad pa ako eh. Si Roman ang nagbunot ng sahig habang nagdidilig ng mga halaman sa paso si Marian. Iwan mo na sa akin yan. Maligo ka na, Roman. Alas 9 na. Bubunutin ko na lamang ang hagdan. Ikaw nang bahala sa kwarto natin at ang kay Dennis. Pasado alas 10 na nang maligo at magbihis si Roman. Pinanonood siya ni Marian habang nagsusuklay sa harap ng salamin. Maaga ka bang uuwi mamaya, Roman? Bahala na. Basta hihintayin kita. Ilang buwan na rin tayong hindi nagkakasalo ni Dennis sa hapunan. Hindi kumibo si Roman. Inilapag ang suklay sa tokador at dumako na sa pinto. Papasok na ako. Lumapit sa kanya si Marian. Tumingkayad para halikan ang lalaki sa mga labi. Hinapit siya ni Roman sa bewang. Sinapo ang kanyang ulo at ang banayad na halik ay naging maapoy. Nakadikit ang katawan ni Marian sa kabiyak na lalong nagpadarang sa pakiramdam ng babae. Mahigpit siyang yumakap sa asawa. Kay tagal na ng pananabik niya kay Roman. Bunga ng pagiging abala nito sa trabaho. Habol ang hininga,
saka isinobsob ang mukha sa dibdib ng asawa. Roman, malambing na tawag ni Marian. Marahan siyang itinulak ng lalaki palayo. Marian, papasok na ako. Tanghali na. Gusto ko sanang tandaan mo. Mahal na mahal kita. Kayo ni Dennis. Bahagyang yumukod at dinampian ng masuyong halik sa labi ang asawa, saka nagmamadali na itong umalis. Nasundan siya ng tanaw ni Marian. Ewan niya, bigla na namang sumikdo ang kanyang dibdib. Ganun na naman ang pag-aalala na hindi na naman niya maipaliwanag. Dumating ang hapunan, wala pa si Roman. Himbing na si Dennis, wala pa rin si Roman. Alas 12, alauna. Mabagal na umusad ang mga oras hanggang na manaag na ang sinag ng araw sa silangan na pumunit sa kadiliman ay nananatiling nakadungaw si Marian. Naghihintay sa asawang magdamag na hindi dumating. Halos masakit na rin ang kanyang tenga sa kakatawag sa cellphone ng asawa pero naka-off ito. Parang walang laman ang kanyang ulo, mahapdi ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nahiga siya sa kamang maayos na maayos pa. Pinabayaan niya makapagpahinga ang kanyang hapong katawan at pagal na isip. Matutulog siya. Hindi naman niya kailangang gisingin si Dennis dahil Sabado at walang pasok ito. Pero sa kabila ng pagkapuyat at tensyon ay hindi pa rin siya makatulog. Kaya nagbangon na lamang siyang muli. Aabalahin niya ang sarili sa mga gawaing bahay. Ipinagluto niya ng almusal ang anak. Pagkatapos ay naglinis siya ng bahay. Pilit niyang inalis ang masamang isipin para kay Roman. Nayakag lamang siguro ito ng isang kaibigan. Napainom at dahil hindi naman sanay maglasing ang asawa ay nasobrahan kaya hindi na nakauwi. Ang iba pang hinala bukod doon ay talagang ayaw niyang isipin. Tiwala siya sa katapatan ni Roman kaya kahit konti ay ayaw niyang pag-isipan ito tungkol sa ibang babae. Nang pumalo ang alas 9 ay pinasya niyang tumawag sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ito. Baka sakaling may makuha siyang impormasyon. Bakit misis? May pabilin ba si sir? Hindi, Miss Castro. Hindi kasi siya umuwi kagabi. Baka ako may field assignment siya. Pwede kayang pakitanong na lang sa kanyang immediate superior? Isang field planner kasi si Roman sa isang malaking construction company. Humingi ng ilang sandali si Miss Castro. At magtatanong lamang daw sa boss ng asawa. Hindi naman nagtagal at nagbalik ang sekretarya. May pinasasabi raw ang boss. Kung pwede siyang magsadya roon, ngayon na. May mahalagang pag-uusapan sila nito tungkol sa kanyang asawa. Ang munting pintig na naramdaman niya noon ay naging malakas na kabana. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang binabarena sa sakit. Pumikit si Marian. Kinapa ang kabisado na niyang makakapitan hanggang sa makarating siya sa sofa. Ngayon ay para nang binabayo ang kanyang dibdib. Sigurado siyang may nangyari sa asawa. Kung ano ay siyang bumabalisa sa kanya. Pinayapa niya ang sarili. Tinawagan niya ang kababata at matalik na kaibigang si Rhea para siya munang magbantay sa anak para mapuntahan niya ang opisina ni Roman. Kakatok na sana si Maria nang biglang bumukas ang pinto ng private office ng Gorospe Constructions. Lumabas si Stella, ang sekretarya ng boss. Nakangiti agad ito sa kanya. Marian, kanina ka pa hinihintay ni Mr. Gorospe. Sige na, tuloy ka na. Salamat, Miss Castro. Sumara ang first door. Kumatok siya sa inner door at saka itinulak niya ito. Nakaupo si Mr. Gorospe. Ngumiti agad nang makita siya. Hindi pa rin nagbabago ang mistisong boss ni Roman. Bahagya ng nakakalbo, makapal pa rin ang bigote at maningning ang mga mata. Tuloy ka, Marian! Sabi nito sabay tayo. Naaalala niyang ilang beses na itong nakapunta sa kanila. Noong magpa-blessing sila ng kanilang bahay at noong pabinyagan si Dennis. Kanina pa sana ako, Mr. Grospe. Pero hinintay ko pa kasi yung kaibigan kong magbabantay sa bata. Aniya. Maupo ka, iha. Itinuro sa kanya ang silya sa harapan ng kanyang desk. Mabuti pang malaman mo na agad ito. Nagulat ako kanina nang malaman kong tumawag ka at hinahanap mo si Roman. Kung hindi mo pa alam,
nag-resign na siya. Noon pang katapusan ng nakaraang buwan at ang effectivity nga ay kahapon. Kung hindi mo yon alam at hindi siya umuwi, there's something fishy about his resignation. At kung para ano at nag-resign siya ng irrevocable, gayong ang ganda-ganda ng future niya with this company. Habang nagsasalita si Mr. Jaime Gorospe, ay parang naramdaman ni Marian ang pagpiga ng isang malamig na kamay sa kanyang puso at ang pagtigas ng kanyang sikmura. Nakatitig siya sa kaharap na parang humihingi ng saklolo. Naririnig niya ang mga sinasabi nito pero parang wala siyang pakiramdam. Napansin ng kaharap ang pagbabago ng anyo ni Marian. Nag-alala ito. Marian, are you okay? Namumutla ka. Tumayo ito at nilapitan si Marian. Kinuha ang kamay nito. Nanlalamig ka. Lalong nag-alala ang matanda. Si Roman? Sabi niyang halos di may buka ang bibig. Tarantang diniina ni Mr. Gorospe ang buto ng intercom sa tinawag ang sekretarya. May pagmamadali sa kanyang boses, kaya madaling pumasok si Stella. Halos kasabay ay ang pagbuwal ni Marian. Napatili ang kalihim at dinaluhan agad ito. Stella, dali! Tawagin mo si Dr. Natividad! Si Dr. Natividad ay ang company doctor nila. Madali namang nagbalik ang malay ni Marian. Sabi ng doktor ay nasyak daw ito dahil sa masamang balitang natanggap. Binigyan ng reseta si Marian at saka umalis na. Ipapahatid na kita, Marian, sabi ni Mr. Gorospe. Salamat po. Hindi ko nga kaya ang sarili ko. Marian, intak lahat ang mga gamit ni Roman sa kanyang opisina. Kung gusto mo, pwede nang ikaw ang mag-uwi. Asawa mo siya. Nasa iyo ang lahat ng karapatan. Miss Castro, wala ka bang naririnig na maaaring naging dahilan ng kanyang pag-alis? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit hindi siya umuwi? Baling niya sa kalihim. Wala, Marian. Bakit hindi mo tanungin ang kanyang mga magulang o kapatid? Baka sila ang makapagbibigay liwanag ng lahat. Siyempre, hindi sila magkakaila sa mga yon. Kailangang imbestigahan ito, Stella. Alang-alang sa mag-ina. At para na rin malaman natin ang kanyang dahilan sa kanyang ginawa. Napapailing si Mr. Gorospe. Nalilito ako, sir. Hindi ko talaga alam ang dapat kong gawin. Nakakabigla ang kanyang ginawa. Wala naman akong maisip na dahilan kung aming pagsasama ang pag-uusapan. Para siyang umalis ng walang paalam. Hindi kami nagkakagalit. Maayos naman ang aming buhay. Maliban sa napunako sa kanyang mga kilos ng nakaraang mga araw at sa kakaibang kaba na laging bumabalisa sa akin na ngayon ko lang nabigyan ng kahulugan. Iiwan na pala niya kami. At kasabay ng huling sinabi, saka nangilid ang luha ni Marian na kanina'y naging maramot sa kanya. Naawang pinagmasdan siya ni Mr. Gorospe at Estela. Hindi rin malaman ng mga ito ang gagawin para paglubagin ang loob ng ginang. Misteryo din para sa kanila ang ginawang pag-alis ng walang paalam ni Roman. Lumipas ang isang linggo, dalawa, nagalugad na nila ang mga kamag-anakan ni Roman, pati mga kaibigan nila noon at mga bagong kakilala ngayon. Pero talagang walang masabi ang mga ito. Itay, ano ang balita? Bungad ni Marian kay Mang Ponce, ang biyena niyang lalaki, tatay ni Roman, nakatulong niyang sumusuyod sa kamay nilaan sa paghahanap sa asawa. Marian, galing ako sa General Headquarters ng pulisya at sa NBI. Wala pa rin silang masabi. 3 buwan na, di ba? Halos maubos na nga rin ho ang aking naipon. Dumukot si Mang Ponce, kumuha ng 500 sa kanyang pitaka at inabot sa manugang. Kunin mo muna to, Marian. Kahit paano ay makakatulong sa inyo ni Dennis yan. Salamat ho, itay. Balak ko hong maghanap ng trabaho o kaya ay magtinda-tinda para naman may source kaming pangkabuhayang mag-ina. Ano namang trabaho ang papasukin mo? Graduate ho ako ng college. Nutritionist ho ako. Pwede ho ako sa ospital o sa isang malaking kumpanya. Bakit hindi ka nalang magtayo ng karinderya dyan sa harapan ng bahay? Siguradong may mga alam ka ring putahe na bukod sa masarap
ay alam mo pa kung anong masustansyang pagkain. Pwede naman ho itay, sang-ayon niya. Pabayaan mo anak, kapag sigurado ka ng magnegosyo, maglo-loan ako sa aming opisina. Pahihiramin kita ng puhunan. Salamat ho itay. Huwag mo nang masyadong iisipin si Roman ha. Ang hindi ko lang matanggap ay ang magkaroon ako ng isang anak na duwag. Para siyang hindi lalaki. Sana ay naging matapang siyang harapin kung ano man ang naging problema niya at ipinaalam sa iyo. Hindi ganyang pinagtaguan kanya at binigyan pa ng sobrang alalahanin. Hindi kumibawa si Marian, pero katulad din ng ama ni Roman, nagsisimula na rin siyang maghimagsik sa pagiging irresponsable ng asawa. 6 na buwan ang ibinigay niyang palugit sa sarili para kay Roman. Kapag sa loob ng panahong iyon ay wala pa kahit pabalita ito sa kanila, ay sisimula na niyang kalimutan si Roman. Kailangan niyang isiksik sa kanyang utak yon, kahit man lamang para sa kapakanan ni Dennis. Kung hindi niya gagawin iyon, ay mananatili siyang malungkot. Paano na ang kanyang anak? Kinagabihan, nagsimula siyang magplano para sa kanilang kabuhayang mag-ina. Magsisimula siya munang gumawa ng mga sweets katulad ng yema, pastillas at kung ano-ano pa. Dadalhin muna niya ang mga yon sa office ni Roman. Nagbalak din siya ng pagkuha ng order ng cakes, mga ulam, pastries at kung ano pang kaya niyang iluto. Iyon nga ang ginawa ni Marian. Pero bago siya nagdala ng paninda sa Gorospe Constructions ay tinawagan niya muna si Mr. Gorospe. Hindi naman siya napahiya at pumayag ang butihing matanda. Bukod rin sa Gorospe Constructions ay tinulungan din siya ni Rhea at nagdala rin ito ng mga paninda sa opisinang pinagtatrabahuhan nito. Katukatulong niya rin minsan ang kaibigan at ang anak sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Pero ang higit na nakatulong sa kanilang income ay ang catering service na inialok sa kanya ng kapitbahay na si Chona. Ito na rin ang kanyang naging ahente. Usually, mga 20 to 30 persons lang naman ang ibinibigay nito at regular customer nila linggo-linggo ang kapatid nitong nagtatrabaho sa isang TV production company. Iyon ang talagang nag-ahon ng kabuhayan nila hanggang hindi na kaya ng bahay lamang ang mga ginagawa nila at nangailangan na sila ng pwesto. At para ma-expand ang negosyo, makabili ng mas malalaking gamit ay sumosyo sa kanya si Rhea. Sa kaabalahan ay tuluyan na niyang kinalimutan si Roman. Marami siyang mga bagay na dapat unahin kaysa ipagluksa ang kasawian. Ang dating boss ni Roman, si Mr. Gorospe ang nagtip sa kanya ng magandang pwesto sa West Avenue sa Quezon City. Ang may-ari niyon ay ang pamilya Alcantara, mga mestisong Kastila. Dati coffee shop ito, malakas, pero ang dating umuupa roon ay nag-migrate na sa Canada at iniwan na iyon. Sa paligid, sa harapan at magkabilang panig ng saradong espasyo ay nagtindigan na ang maraming eateries, mga deklaseng mga restaurants na talagang sinasadya ng mga mahilig sa pagkain. Kasama si Rhea, isang umaga ng Sabado ay nagsadya sila sa address na ibinigay ni Mr. Gorospe sa San Juan Green Hills yon. Katulad ng kanilang inaasahan, tipong Spanish villa ang bahay ng mga Alcantara. Tisang pula ang bubong, pati ang mga hugis ng bintana at pinto ay malakastila. Nakatirik ito sa malawak na sular, pero nasa dakong unahan ang kinatatayuan ng bahay. Mababa ang bakod na may pintang puti. Bukas ang magkabilang panig ng bakod. Walang gate para libreng lumabas-pasok ang mga sasakyan. Saradong-sarado mga bahay dito. Para tuloy walang tao. Paliibot ang tingin ni Rhea. Ganyan talaga ang mga mayaman. Tara na, ayun o, may buton para sa doorbell. Si Marian ang nagtuon ng daliri sa buton. Nagulat pa sila nang biglang bumukas ang pinto. Isang de-uniforming maid ang lumabas. Sinong kailangan ninyo? Si Mr. Mateo Alcantara po. Nariyan po ba siya? Narito po. Sino po ba kayo? At anong kailangan ninyo? Pakisabi po, si Marian Cortez, yung nabanggit na sa kanya ni Mr. Gorospe. Muling sumara ang pinto matapos sabihin sa kanila ng maid na ipapaalam kay Mateo Alcantara ang kanilang presensya. Maya-maya ay bumukas na muli ang pinto. Maluwag na ang pagkakabukas. Tuloy raw kayo.
Maupo kayo sa sala at lalabas ang Sir Mateo ko. Tumuloy sila. Sumalubong sa kanila ang masarap na haplos ng lamig na nagmumula sa centralized air conditioning ng bahay. Mabangong samyon ng artificial lemon scent. Maupo kayo. Dumako sila sa isang sofa at naupo habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Klasik ang style ng bahay pero moderno ang loob ng villa. Ang mga kagamitan ay pawang mga mamahalin. Kailangan daw ninyo ako? Napatingin ang dalawa sa puno ng hagdang semicircle na papakyat sa ikalawang palapag. Nakatayo roon ang may-ari ng boses na nagsalita. Ikaw si Mr. Mateo Alcantara? Tanong ni Marian. Lumakad palapit sa kanya ang lalaki. Sa tansya niya ay nasa 30 anyos ang edad nito. Matangkad, moreno, gwapo at lalaking lalaki si Mateo. Kahawig ito ng Hollywood actor na si Antonio Banderas. Ako si Marian Cortez. Ang in-endorse sa'yo ni Mr. Grospe. Ngumiti ang lalaki. Iniabot sa kanya ang kanang kamay. Hi. Siya naman si Rhea Ramiro, kaibigan ko at kasama sa munting negosyo. Ito naman ang kinamayan ni Mateo. Inalok sila nitong maupo ulit. So, what can I do for you? Tanong nito pagkuan. Naparito kami dahil sa bakanteng pwesto sa West Avenue. Matagal na raw yon, ipinagtanong namin. Nagkataong si Mr. Grospe ay boss ng husband ko. If you don't mind me asking, ano bang itatayo ninyo? Bake shop, pastry shop at catering service. Tugon niya, may kumaluskos sa dakong likuran nila. Nakita nila ang maid na tumanggap sa kanila kanina. May tulak-tulak na rolling tray ito. Puno ng pagkain, mga plato, baso at pitchel ng maiinom. Ang mabuti pa ay magmerienda muna kayo. Habang kumakain ay ididiscuss ko sa inyo ang mga conditions na gusto kong mangyari kung uupahan ninyo ang pwestong iyon. Anitong tumayo at kumuha ng mga platito at hinabot sa kanila. Hindi na sila tumanggi sa alok ni Mateo. Sabay silang nagsimula ng kumain. Ang upa, how about 10% net profit? Nagsalubong agad ang mga tingin ng magkaibigan. Kaya na siguro ninyo. Hindi ba parang lugi ka? Hindi makapaniwala si Marian. Actually hindi naman, dahil kapag lumakas naman ang shop ninyo, sa katagalan ay nasisiguro kong makakabawi ako. Paliwanag ng lalaki. Pabor sa amin yan, Mr. Alcantara. Pero dahil sa inyo nang galing, sige, payag kami. Gawin ninyo ang kontrata. Kailan ninyo gustong magbigay kami ng down payment at advance? Tanong ni Marian. Iwan ninyo sa akin ang inyong address at phone number. Tatawagan ko kayo o ipapadala ko roon ang contract. Napabilis tuloy ang pagkain ng magkaibigan para silang tumama sa sweepstakes sa ganoong kamurang upa. Talaga yatang sinuswerte sila. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan nila ni Mateo. Business, family at relationships. Nabanggit tuloy niyang may asawa siya at may isang anak. Nang magpaalam ang magkaibigan, nagulat pa si Maria nang iabot sa kanya ng maid ang isang supot ng plastic. May lamang mga prutas iyon. Para sa anak mo, Mrs. Cortez. Ano bang pangalan niya? Dennis, Mr. Alcantara. At salamat dito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ngayon lang tayo nagkakilakilala. Ay ang bait ninyo sa amin. Alam mo, Mrs. Cortez, may soft spot ako para sa mga bata. Ang lalayo kasi sa akin ng mga kapatid ko. Minsan sa 3 taon ko lamang nakikita ang mga pamangkin ko. Iniabot uli ni Mateo ang kanyang kamay kay Marian. Mahigpit ang pakikibagkamay dito. Nakangiti ang kanyang mga matang nakatitig kay Marian. Napakislot nang bahagyang pisilin nito ang kanyang palad. Ikumusta mo ako kay Dennis, Mrs.? Nasa jeep silang parehong nakangiti. Hindi man nag-uusap ay parang nagkakaintindihan na sila. Pagdating sa bahay ay nagsipalit agad ng pambahay sa kahinarap ang kanilang tatapusing orders. Nang gabing iyon, bago matulog, ay naiisip na niya ang magiging ayos ng kanilang bake shop. Sumasalit pa rin si Roman pero madali niyang pinapalis iyon sa kanyang utak. Itinutuon niya ang kanyang pananaw sa magiging kinabukasan nilang mag-ina.
Sumalit din si Mateo Alcantara sa kanyang alaala. Hindi niya naiwasang itanong sa sarili, talaga bang mabait ito o maaaring naikwento na ni Mr. Gorospe rito ang tunay na katayuan niya sa buhay kaya naging ganoon ang pagtanggap sa kanya? Ano't anuman, okay lang na ikwento nito kay Mateo ang kanyang kalagayan dahil mura ang magiging upa nila sa pwesto. Ngayon pa lamang ay natitiyak niyang sisikat ang kanilang bake shop kapag nakapwesto na roon. Maria Bake Shop, ang nagdudumilat na pulang plastic sign ang nasa harapan ng bagong bukas na tindahan ni na Maria at Rhea. Puro salamin ito, air-conditioned at talagang primera klase ang dating. Nang magbukas ito'y naroon ang kanyang mga biyanan, ang mga magulang, pati na rin ang mga kapatid. Handang-handa na nga silang makipagkompetensya sa mga nauna sa kanila. Hindi nila akalain na darating din si Mateo Alcantara sa blessing na iyon. Nagpadala na kasi ito ng bouquet ng mga bulaklak. Good luck sa inyong dalawa. Bati nito. Salamat, Mr. Alcantara. Kailangan nga namin yan. Tama si Marian. We really need lots and lots of luck para sa aming sinisimulan. Segunda ni Rhea. Magtatagumpay kayo. Nararamdaman ko. Nakaya ninyong maiangat ito mula sa mga candies lamang. Bakit hindi sa lalo pang malaki? Masarap ang inyong mga produkto. Maganda ang packaging. Walang dahilan para kayo mabigo. At tinulungan mo pa kami, Mr. Alcantara. Maliit lamang ang upa namin sa pwesto. Aniya, saglit na natigilan si Mateo pagkaway bumaling kay Rhea. Rhea, pwede bang iwan mo muna kami? May mahalaga lamang akong sasabihin kay Marian. Aba, oo naman, Mr. Alcantara. Tsaka, huwag na tayong maging formal sa isa't isa. Mateo na lang itawag ninyo sa akin. Alam kong mula ngayon ay magiging magkakaibigan na tayo. Anang lalaki. Sinabi mo eh, Mateo. Sagot ni Rhea sa katinalikuran na silang dalawa. Mateo, doon tayo sa office ko. Mabuti roon, hindi maingay at kukonti lang ang tao. Nauna si Marian, kasunod niya si Mateo. Hindi niya alam kung ano ang kailangang sabihin nito na dapat pang wala si Rhea. Pumasok sila, itinuro ni Marian ang upuan sa harap ng kanyang office table. Nang nakaupo na si Mateo, ay saka pa lamang siya naupo. Tiningnan niya ang lalaking kaharap. Ano ba ang sasabihin mo? Alam kong hanggang ngayon ay nagtataka kayo ni Rhea kung bakit napakamura ng paupa ko sa aking pwesto. Gusto kong malaman mo na... Naalam ko na ang lahat. Ani Mateo. Ang lahat? Napatitig siya sa lalaki. Anong lahat? Si Roman. Ikaw. Si Dennis na ngayon ay walang ama. Sumagi na nga iyon sa kanyang isip noon, pero hindi naman niya natiyak. Naisip pa niyang baka sobra na ang pera ng mga Alcantara, kaya murang-mura ang paupa sa kanila. Hindi mo na sana ginawa yon. Wala ka namang responsibilidad sa amin. Hindi ka namin kaano-ano. Sabi ni Marian. Bumuntong hininga muna si Mateo bago sumagot. Wala nga. Sayo. Pero minsan ay may naging kasalanan ako. Sa isang babae. Bata pa ako noon. Napaibig ko si Flora. At may nangyari sa amin. Pero pagkatapos ay natiyak kong hindi ko naman pala siya talagang mahal. Bugso lamang ng aking kabataan. Napakunot ang noon niya sa pagtataka. Anong kinalaman ko roon, Mateo? Nilayuan ko siya, Marian. Sa Amerika ako nag-aral para lamang malayo sa kanya. Pero binabagabag ako ng aking konsensya. Bumalik ako rito. Hinanap ko siya. Pero nalaman kong patay na siya. Nag-asawa siya. Pero hindi naging maligaya ang kanyang buhay sa lalaking nakatuluyan niya. Hindi ko pa rin maintindihan ang koneksyon ko sa mga kwento mo. Can't you see? Ako ang dahilan ng kanyang mga kasawian. Wala na akong magagawa para maibalik pa ang nakaraan. Kaya naipangako ko sa aking sarili na tutulong ako sa iba. Lalo na sa mga babaeng napasadlak sa kasawian. Paliwanag nito. Napatango-tango siya. Nauunawaan ko na, Mateo.
at nagpapasalamat naman ako dahil nakasama kami. Isang malaking pagkakataon ito para maihanda ko ang aking anak sa magandang future niya. Kung kailangan mo pa ng tulong ko, labis-labis na ang nagawa mong ito sa amin. Baka maging abuso na kung hihiling pa ng iba. Siguro naman ay pwedeng makapunta ako rito paminsan-minsan. Basta babibili ka eh. Pagbibiro ni Marian. Ngumiti si Mateo. Hindi lang bibili. I-endorse pa kita sa mga kaibigan at kamag-anak ko. Bigyan mo ako ng maraming calling cards para naman maipamigay ko sa kanila. Tumayo na si Mateo. Kinamayang muli si Marian. At naramdaman na naman niya ang marahang pisil nito sa kanyang palad. Napatingin sa kanya si Marian. Ngumiti lamang ang binata sa katumalikod na. Pagdating sa pinto ay lumingon pa. Marian, I hope ito na ang simula ng ating magandang pagsasama. Ngumiti siya kay Mateo. Nang makaalis ang lalaki ay tinulungan niya si Narayan asikasuhin ang mga bisitang dumalo. Bawat isa ay humahatak sa kanya, pumupuri sa kanilang produkto at pagkaing inihanda. Bago matapos ang gabing iyon ay nabiling lahat ang mga nasa estante bukod pa sa maraming orders na inilista ni Rhea. Mami, inaantok na ako. Ungot ni Dennis na kinakalabit na ang ina. Dennis, doon ka na muna sa office ko. Maiga ka sa sofa. Halika, ihatid kita. Inihatid niya ang anak sa opisina niya. Matapos magpaalam muna sa mga panauhin, pinahiga at nang sa tingin niya ay nakatulog na, ay saka siya nagbalik sa store. Isa-isang nagpaalam na ang mga dumalo, dala na ang kanilang binili. Lampas na ng alas 12 na makapagsara sila at magkulong sa office ng shop. Malaki na agad ang kinita nila sa unang araw pa lamang at marami pa silang order kinabukasan. Nang gabing iyon ay hindi natulog ang magkaibigan. Magkatulong silang nagbake, nagluto ng mga paninda. Ilang araw ang lumipas at tuloy-tuloy ang daloy ng swerte kina Marian. Kumuha na rin sila ng additional na tao sa store. Lalo pa at ilang araw na rin silang full order. Sila na lang ni Rhea ang nagbe-bake ng mga paninda. Kanina ko pa iniisip si Mateo, Marian. Come to think of it, sa ilang ulit natin siyang nakausap, madalas ko nga mahuling pasulyap-sulyap siya sa'yo. Tingin bang parang tinatantya ka? Sabi ni Rhea isang araw habang gumagawa sila ng cakes. Tingin may kasamang awa? Ganon? Hindi. Basta tingin lang na parang ina-assess ka niya. Siyempre, kabisado natin ang isang lalaki may intensyon sa isang babae, di ba? Siguro, minimenos niya ako na hindi ko kayang magtrabaho para makabayad sa kanya. Iyon ang unang dahilan na naisip niya. Alam mo? Hindi ko makita ang dahilan bakit hindi siya nag-aasawa pa. Pogi naman siya, mayaman, matalino at mabait. Hindi kaya... Bading? Tanong ni Rhea at pinalambot pa ang wrist. Sira, lalaking lalaki si Mateo. May malungkot nga siyang karanasan noong kabataan niya na hanggang ngayon ay dinadala niya sa buhay. Naikwento na kasi niya kay Rhea ang usapan nila ni Mateo. Yun nga ang dahilan, di ba? Kaya mura ang paupa niya sa atin. Dahil sa isang babaeng inabandonan ng asawa ang magiging tenant niya. Parang bayad atraso ang pagiging mabuti niya sa atin. Sa akin, Rhea. Tumango-tango si Rhea. Kung ano man ang dahilan niya, swerte pa rin natin at ganoon kababa ang paupa niya sa atin. Kinagabihan sa kanyang pagtulog, matagal nang nakahiga si Marian pero hindi siya makatulog. Nakatuon ang kanyang isip sa isang lalaki, kay Mateo. Ang mga titig ni Mateo na hindi pa rin niya maunawaan ang kahulugan. Hanggang mamigat na ang kanyang mga talukap at tuluyan na siyang makatulog, ay si Mateo ang laman ng kanyang utak. Marian! Mateo, anong ginagawa mo rito? Gulat na gulat siya nang malingunan si Mateo isang araw iyon nang nasa supermarket siya. Namimili siya ng mga gamit sa baking, naubusan siya at hindi siya nakapamili sa Divisoria nang nakaraang araw kaya kahit mahal sa supermarket ay namili na rin siya doon. Nakita kita nang pumasok. Sabi ko i-check na marami kang bibilhin e wala ka namang sasakyan. Dala ko ang kotse ko. Malaking abala sa iyo yun, Mateo. Iwan mo na lang ako. May mga jeep naman dyan at sa tapat mismo ng shop ako bumababa. Tsaka konti lang naman ang bibilhin ko.
Sa halip na sumunod, kinuha nito sa kanya ang pushcart na may mangilan-ngilan ng laman. Saka siya na ang nagtulak. Walang nagawa ang kanyang pagtutol. Wala ka bang pasok sa office mo? Wala sa loob na naitanong niya. Hapon na, Marian. Nangingiting sabi nito. Hindi na siya kumibo. Pakiramdam niya ay talagang gusto siyang samahan nito sa pamimili. Mamadaliin na lamang niya ang pagdampot sa kanyang mga kailangan. Yun lamang importante ang kanyang bibilhin para mapadali sila. Kaunti nga lang pala talaga ang bibilhin mo, sabi nito habang palapit sila sa kotse. Pandagdag lang kasi sa mga kulang ko sa pagluluto. Magbe-bake ka ngayon? Hindi, bukas ng umaga pa. May stocks na kami ni Rhea na nasa freezer. Kung ganon, pwede kitang yayain munang kumain. Titig na titig siya kay Marian. Nagluto si Chona, Mateo. Kung gusto mo, sumalo ka na lang sa akin. Hindi mo ba ako mapapaunlakan kahit ngayon lang? Nakangiti siya sa babae. Nag-isip si Marian. May pakiusap at lambing ang pagsasalita ni Mateo. Naisip niya na mabuti naman ang pakita nito sa kanila, kaya napapayag na rin siya. Sige, pero hindi ako pwedeng magtagal. Lumarawan ang tuwa sa mukha ng binata. Ginagap ang kanyang kamay, marahang pinisil. Saka inalalayan siya sa pagsakay sa kotse, sa pwestong tabi ng driver's seat. Muli na namang pumintig ang munting kaba niya para kay Mateo. Nagsisimula na yata siyang magkaroon ng ibang interpretasyon na baka may gusto sa kanya ito. Bigla tuloy siyang napasulyap dito na lumingon din pala sa kanya, kaya nagsalubong ang kanilang mga tingin. Siya ang unang nagbaba. Parang may kung anong init na hatid sa kanyang puso ang titig na iyon ng binata. Naluloka ka na, Marian. Kastigo niya sa sarili. Dahil ba mahigit ng isang taong wala si Roman, magiging marupok ka na kaagad sa konting pagpapakita ng kabaitan ng isang lalaki? Kung iyong pinakasalan niya ay inabandon na siya at ang kanilang anak, ito pa kayang mayaman at ang pagtingin niya ata sa kanya ay madali siyang bitagin dahil nga sabik sa pagmamahal at pisikal na pangangailangan. Napasiksik tuloy siya sa sulok ng pinto. Parang natakot siyang mapadiit sa braso ni Mateo. Buti na lamang at paliko ang sasakyan, kaya hindi napuna ng binata ang ginawa niyang iyon. Di kawasa ipinara ni Mateo sa harap ng restaurant na ang specialty ay mga seafoods. Kagaya ng sinabi ni Mateo, masasarap ang lahat ng putahe roon. Lalo na ang inihaw na maliputo na pinaternohan ng binata ng sinigang na baboy. Nabusog ng husto si Marian, kaya nang nasa kotse na sila, habang hinahaplos siya ng malamig na hangin, ay napaidlip siya. Mahimbing na pagkakatulog. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang marahang tapik sa kanyang pisngi at ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang mukha. Mateo, bakit? Narito na tayo sa harap ng shop. Napabalikwas siya. Napatingin siya sa labas. Nasa lihis sila ng shop, sa dakong hindi abot ng liwanag na nagmumula roon. Otomatikong kinapa niya ang knob ng pinto para buksan ito, pero pinigil siya ni Mateo. At bago siya nakakilos, ay naramdaman niya ang pagkabog nito sa kanyang balikat at ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang mga labi. Napadilat siya. Itinulak niya ang binata, pero lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Mateo. Muling kumilos si Marian. Bahagya na siyang nakagalaw dahil nga halos nakadagan na sa kanya si Mateo. Hindi rin niya matinag ang mga labi nitong nakahakab sa kanya. Bahagyang lumuwag ang pagkakayakap ng binata kay Marian para bigyang daan ang kanyang kamay na humaplo sa leeg nito, pababa. Napaigtad na muli ang babae, napapikit. Kay tagal din niya iyong pinanabikan. Si Roman, siya ang may kasalanan. Bata pa siya at may pangangailangan. Ngunit pinabayaan siyang mapag-isa. Kay tagal niyang umasam na muling lumigaya sa pag-ibig. Pahingal na kumala si Mateo sa kanya. Sumandal sa upuan at pumikit. Pinapayapa ang damdaming napukaw sa harap ni Marian. Nang dumilat ay masuyong ginagap ang isang kamay ng babae at pinisil. Napalingon si Marian sa kanya. Nagsalubong na muli ang kanilang mga mata.
Iba na ang hatid ni Juan kay Marian. May init, may pag-asam. I'm so sorry, Marian. Hindi ko sinasadya. Nadala lamang ako ng damdamin ko para sa'yo. Alam mo bang, minahal na kita noon pa mang una kitang makita. Maniwala ka sana. Hindi ko sinasadya. Mateo, bababa na ako. Hindi marapat ang sinasabi mo. May asawa na ako. May anak. Asawa? Pero nasan siya? Matagal ka na rin inulila ni Roman. Bata ka. Sariwa. May init pa ng pag-ibig. Minsan lamang tayong mabubuhay, Marian. Pagkakaitan mo ba ang sarili mong lumigaya? Mateo, bitawan mo na ako. Hindi tama ito. Kailangan ako ni Dennis. Kaya ko pang tiisin ang lungkot. Alam kong isang araw ay babalik si Roman. Marian, iniwan ka na niya't sukat. Siya pa rin ba ang hinihintay mo? Bakit hindi akong piliin mo? Paliligayahin kita sa lahat ng paraan. Pati si Dennis, may tiyak siyang kinabukasan sa akin. Walang masabi si Marian. Pinakikiramdaman ang sarili. Ano ba itong kakaibang nararamdaman niya para kay Mateo? Lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Ang munting kaba noon ay hindi lamang pintig ngayon. Para siyang nalulunod na hindi niya mawari. Tutol ang kanyang isip sa pangangailangan niyang pisikal. Pero ang kanyang katawan, naghuhumiyaw sa pangangailangan ng pag-ibig. Lalo na ngayong naantig siya ni Mateo. Ihahatid na kita, Marian. Magkikita pa tayo. Pupuntahan kitang lagi. Liligawan. Sana ibigyang pansin mo naman ang sinasabi kong ito. Huwag mo na akong ihatid. Nagmamadaling bumaba si Marian. Halos patakbong lumayo sa kotse. Bit-bit ang kanyang pinamili. Hindi na humabol si Mateo. Marami pang pagkakataon para mapatunayan niya rito ang matapat niyang hangarin. Humahangos na pumasok ng shop si Marian. Bitbit pa rin ang bag na nagtuloy sa working area. Naupo siya sa upuang naroon, waring pagod na pagod. Hinapo siya sa kanyang encounter na iyon. Natitiyak niya sa sarili. Kailangan niya ng pag-ibig. Naikubli niya iyon sa likod ng kanyang isip dahil wala si Roman. Pero ngayong dumating sa buhay niya si Mateo, waring gripong nabuksan ang itinago niyang iyon. Kailangan niya ng pag-ibig. Kailangan niya si Mateo. Nagkahugis na ang munting pintig na iyon para sa binata. Umiibig din siya rito. Gusto niyang mag-isip na mabuti. Gusto rin niyang linawin sa sarili kung gaano pa ang kanyang pagtingin sa asawa. Ang pagkakapukaw ni Mateo ng natutulog na damdamin ni Marian ay isang problemang kinakaharap ng babae ngayon. Noon ay nagawa niyang ibaon ang iba pang pangangailangan ng kanyang katawan sa pagsusubsob sa gawain. Akala niya ay napagtagumpayan na niya iyon kung hindi dumating sa kanyang buhay si Mateo. Noon, walang pasubaling si Roman lamang ang lalaki para sa kanya. Ngayon ay muling pumaibabaw ang kanyang galit kay Roman at binibigyang katwiran kung bigyang pansin man niya si Mateo. Pero ano ba ang alam niya rito? Kailan lamang niya ito nakilala? Mayaman ang binata. Karaniwan ang katulad ni Mateo ay mapaglaro sa katulad niyang mahirap, lalo pat iniwan ang asawa at may anak. Bago siya natulog, ay nakagawa na si Maria ng isang desisyon. Iiwas na siya kay Mateo. Nasaktan na siya ng labis kay Roman. Kung isa pang tinik sa kanyang dibdib ang mararamdaman, baka hindi na siya makatagal. Baka hindi na niya makaya pa. Ibubuhos na lamang niya ang kanyang panahon sa negosyo. Mag-iisip na lamang siya kung paano lalong mapaunlad ito. Kahit paano, alam ni Maria na malaki ang may tutulong kapag marami na siyang salapi para makalimot. Makakabawas iyon ng kanyang pag-aalala sa buhay. Ang sumunod na mga araw ay ginugol niya sa pag-abala sa sarili. Nagpupunta rin siya sa mga seminar tungkol sa mga cakes. Lahat ng iyon ay ginagawa niya para maiwasan lang si Mateo. Pero porsigido rin ang lalaki. Kahit gaano kalayo ang venue ng seminar niya, ay magugulat na lamang siya kapag nag-message ito sa cellphone niya na nasa labas na ito at hihahatid daw siya pa uwi.
Sa bake shop naman, madalas ay bisita rin nila ito. Ang matindi, iba ang estilo nito ng panliligaw. Ang mga taong malalapit sa kanya ang nililigawan nito. Ang mga kaibigang sina Chona at Rhea. Lalo na ang anak na si Dennis na madalas nitong ipasyal. Nakita ni Marian kung gaano kasaya ang kanyang anak. Patalon-talon pa ito habang akay ni Mateo. Lalo siyang nakaramdam ng awa kay Dennis. Sa edad nito'y talagang kailangan niya ng isang ama. Ang pagmamahal at kalinga. Nasa formative years niya si Dennis. Isa siyang babae. Ano ba ang may tuturo niya rito na mga bagay na panlalaki? Isang ama lamang ang maaring makapagturo. Mabuti na lamang at napaniwala pa niya si Dennis na nag-OFW si Roman kaya wala ito sa tabi nila. Ngunit nasaan na nga ba si Roman? Halos 3 taon na pero wala pa rin siyang balita rito. Ano na nga ba ang nangyari sa lalaki? Sa panahong wala si Roman ay matiyagang nanliligaw si Mateo sa kanya. Laging ipinapasyal si Dennis. Mas ito pa ang nililigawan kaysa sa kanya. Naging matapat din ito sa kanyang pangako na hindi na uulitin ang kapangahasan nito ng gabing iyon. Unti-unti ay napapalapit na rin ang loob niya sa binata. Marian, bakit pilit mong ibinibilanggo ang sarili mo sa alaala ni Roman? Magtatatlong taon na siyang nawawala. Magdadalawang taon naman na akong matiyagang sumasamo sa iyo. Bigyan mo naman ang pagkakataon ng buhay mong lumigaya. Yan ang ipinapangako ko. Malamlam ang mga matang wika ni Mateo. Nasa opisina sila noon ng bake shop isang umaga ng Linggo iyon. Tanghali pa ang pasok ni Rhea at Chona. At siya naman ay maagang pumasok para may ayos sa mga orders. Inihatid siya doon ni Mateo. Asawa ko siya, Mateo. Ama ng aking anak. At alam kong buhay. At maaaring isang araw ay babalik siya sa amin. Aniya. Pero siya ang nang iwan sa iyo nang walang paalam. For all you know, baka may iba na siyang pamilya. Sinong lalaki ang nang iwan ng pamilya nang hindi dahil pinalitan na niya ang kanyang misis? Ikaw, Mateo, lalaki ka rin. Ano naman ang garantiya na hindi mo rin ako iiwan isang araw, lalo't hindi ako dalagang nakuha mo? Tanong niya sa lalaki. Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Diretsong sagot ni Mateo. Minahal din niya ako, Mateo. Mahal na mahal. Pero nasaan na siya? Mapait ang ngiting kasabay ng pangungusap na iyon. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Marian, iba siya, iba ako. Hindi mo rin naman maiwawalang maraming mag-asawang maligaya, nagkakasundo, na alam kong mas marami kaysa naging kalagayan mo. Bakit pagkakaitan mo ang sarili mo? May anak ako, Mateo. Saka ano na lamang ang sasabihin ng mga magulang mo? Nagpalipas ka ng maraming taon sa pagkabinata, pagkatapos ay isang katulad ko lamang ang makukuha mo? Alangan ako sa'yo. Binawi niya ang kamay subalit maagap itong pinigilan ni Mateo. Hindi ibang tao ang magdidikta kung sino ang dapat at hindi dapat para sa akin, Marian. Mahal kita at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Madamdaming wika ni Mateo. Hindi siya nakasagot. Tinutupok ng mga titig ni Mateo ang kanyang disposisyon. At mas lalo pa siyang natupok ng halikansya ni Mateo sa mga labi. Gumapang ang mga labi nito sa kanyang leeg na nagdudulot ng 1,000 kiliti. Napasingap siyang napapikit. Naramdaman niya ang mga kamay ng lalaki na malayang humahaplos sa kanya. Yon at ang maapoy na halik ng lalaki ay titis na nagpasiklab sa damdamin niyang naghahanap ng kalinga ng pag-ibig. Nakalimutan na niya ang lahat, ang paligid, ang nasa utak niya ay ang kasabikan. Pinagsalikop niya ang kanyang bisig sa leeg ng lalaki at ginanti na rin ng maapoy na halik ang mga paglalambing nito. Marian, huwag na nating tiisin ito. Magsama na tayo. Hingal na pakiusap ng binata. Mateo. Ang tanging nasambit niya. Nang marinig nilang bumukas ang pinto ng bake shop, mabilis silang naghiwalay. Inayos ni Marian ang kanyang damit at buhok
saka nagmamadaling lumabas ng opisina. Masaya na ang ngiti ng lalaki nang sumunod kay Marian. Kahit sa sarili ipinapangako na mamahalin niya ng tunay ang mag-ina. Masayang masaya si Rhea nang ipinagtapat ni Marian rito ang pagkakamabutihan nila ni Mateo. Ang sabi pa nga nito ay dapat lang naman daw na maging masaya siya dahil matagal nang wala si Roman. Pabiru pa nga siyang niyaya nito na makipag-double wedding na lang sa kanya. Ikakasal na kasi si Rhea sa kasintahan nitong si Bino. Muling naging makulay ang mga araw kay Marian dahil sa pagmamahal ni Mateo sa kanilang mag-ina. Isa na lang ang problema niya ngayon, ang kasal nila ni Roman. Ang sabi ng abogado ni Mateo, malaki raw ang pag-asang mapawalang bisa ang kasal nila ni Roman, lalo kung mapapatunayan na inabando na sila ni Roman. Si Roman na ilang taon na siyang walang balita at hindi niya inaasahang magpaparamdam ng hindi inaasahan. Isang araw ay dinalaw si Maria ng isang panauhin sa bake shop. Nagpakilala itong si Mr. Pobre. Kasama niya noon sa opisina si Rhea. Kayo po bang misis ni Roman Cortez? Tanong ng lalaki. Nagulat si Marian sa pagkarinig sa pangalan ng asawa. Ako nga? Bakit? Iniabot sa kanya ng lalaki ang isang brown envelope, mga medical certificates ang mga yon. Inutusan lang po ako ni Roman Mrs. Kailangan niya kayo. Nagbibilang na lamang siya ng oras. Malubhang malubha na siya. Namutla si Marian sa narinig. Si Rhea ang nagtanong. Ano? Bakit? Anong sakit niya? Parang itinulo sa pagkakaupo si Marian. Matagal ding inasam niya ang pagbabalik ni Roman. Hindi ito umuwi. Naghanap siya kung saan saan. Ngayong napagod na siya at handa ng kalimutan na naugnay sa kanya ang isang Roman Cortez, ay bigla na lamang itong magpapasabi na kailangan siya. Ngayong malubhan at nagbibilang na lamang ng oras. Mrs., maaari bang sumama na kayo sa akin? Rhea? Nagpapasaklolo ang kanyang tingin sa kaibigan. Marian, kailangan mo magpunta. Malubha raw siya. Sasamahan mo ko, Rhea? Sasamahan kita. At kailangan ding isama natin si Dennis. Hintayin na natin siya, Rhea. Darating na siya. Nasa UST Hospital si Roman. Ipinalipat doon ng mga biyena na siya palang unang pinatawagan ni Roman. AIDS ang sakit ng asawa. At kung paano nito nakuha ay hindi niya alam. Pero maaring sa babae, maaring hindi nga naging tapat ang asawa sa kanya. Naaalala niya ang mga sandaling parang nananamlay ang asawa at sinabihan pa niyang magpa-check up ito. Ilang buwan ang lumipas ay parang nagbago ang kanyang asawa. Sa loob ng ilang buwan na yon ay tinikis nitong walang mangyari sa kanila. Siguro ay nakonsensya si Roman na baka mahawahan siya nito. Hanggang sa bigla na nga lang mawala na parang bula ang asawa. Marahil dahil ayaw maging pabigat sa kanya. Galit ba siya? Hindi niya alam. Paano niya magagawang magalit sa isang taong bilang na ang sandali? Pinuntahan nila si Roman. Nang mapagmasdan niya ang nakaratay ay nalunos ng husto si Marian. Humpak na humpak ang mga pisngi nito. Nanlalalim ang mga nakapikit na mata. Butot balat na lamang ang dati makisig, masigla at mapagmahal na asawa. Kinain na ng sakit ang kabuuan nito. Masakit ang makitang nagkaganoon si Roman. Pero sino ba ang dapat niyang sisihin? Hindi ba't si Roman din mismo na hindi na kontento sa kanya? Pero kahit ganon, si Roman pa rin ang lalaking una niyang minahal. Kahit may isang Mateo na sa kanyang puso ay hindi pa rin basta may aalis na si Roman ang dati niyang minahal at ama ng kanyang anak. Impit na sigawang lumabas sa mga labi ni Marian sa kawalang pangiming yumakap sa yaya't na katawan nito at doon humagulgol ng humagulgol. Saglit lang nakapagsalita si Roman at pagkatapos noon ay payapa na itong pumanaw habang yakap niya. Pakiramdam ni Marian ay nauhulog siya, pabulusok sa malalim na balon ng kadiliman. Sigaw siya ng sigaw pero walang sumasagot sa paghingi niya ng tulong. Sige siyang nauhulog sa tila walang katapusang lalim ng kadilimang iyon.
hanggang sa mapagod siya sa pagsigaw at pagtawag kay Roman, hanggang sa tumahimik ang paligid at wala na siyang namalayan pa. Pakiramdam ni Marian ay nanonood siya ng sine. Ang nagaganap sa paligid niya isang palabas lamang, ang kabaong ng asawa, ang mga taong nakiramay, si Rhea na masuyong nasa tabi niya, si Mateo na nakiramay din sa kanya pero naroon lamang sa malayo na tila ordinaryong nakikipaglamay lamang. Si Dennis na kung gising ay hindi umaalis sa kanyang tabi na paramang alam na niya ang dramang iyon sa buhay. Nang ilibing si Roman ay nakita niya sa malayo ang kotse ni Mateo. Alam ng lalaki na nagluluksa pa siya kaya hindi pa ito nangungulit ng tungkol sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay. Sa ilang linggong nagdaan ay napawi na rin ang sakit ng pagkawala ni Roman. Pero ang pumalit ay ang pusong nangungulila. Nangungulila sa presensya ni Mateo. Maging si Dennis na nakasanayan na ang tito Mateo niya ay panayang tanong kung kailan pupunta ang lalaki sa kanila. Hindi naman niya masagot dahil hindi naman nagre-reply o tumatawag si Mateo. Lumipas ang mga araw. Nasasanay na si Marian sa bagong buhay niya. Biyudang negosyante. Lagi siyang maaga sa bake shop, inaabala ang sarili para hindi masyadong maisip si Mateo. Isang umaga ng Linggo, mag-isa lang siya sa bake shop at abala siya sa paglalagay ng icing sa cake nang tumunog ang bell. Senyales na may customer na pumasok. Lalabas sana siya para salubungin ang customer nang mapamulagat siya sa nakitang nakatayo sa selling area. Kagaya ng madalas nitong suot, naka-white long sleeve polo, pantalong slacks, gwapong-gwapo pa rin ang nakangiting si Mateo. Hawak nito sa isang kamay ang isang bouquet ng red roses. "For you," malambing na sabi nito sabay abot ng bulaklak. "Salamat," nakangiting tugon niya, tinanggap ang mga bulaklak. "Ang tagal mong walang paramdam ah." May himig ng pagtatampo ang salita niyang iyon. Iginiya siya ni Mateo sa sofa, pinaupo siya at lumuho dito sa harapan niya. "Dahil alam kong nagluluksa ka pa sa pagkawala ni Roman at gusto ko rin makasiguro ka syempre na nakahanda ka nangang tanggapin ako sa buhay mo, sa buhay ninyo ni Dennis." Anito habang may kinukuha sa bulsa ng pantalon, napaawang ang kanyang mga labi nang makita ang isang pulang kahita. At nang buksan iyon ni Mateo, nagkukuminang ang diamanteng singsing roon. "Will you marry me after mong magbabanglok sa kay Roman?" Nakangiting sabi ni Mateo. Tumulo ang mga luha ni Marian habang sunod-sunod na tumango. Tuwang isinuot ni Mateo ang singsing sa daliri niya at pagkway niyakap siya nito. "Mahal na mahal kita, Marian. Ipinapangako kong paliligayahin kita. Kayong dalawa ni Dennis, sa piling ko." Masayang sabi ni Mateo. "Mahal rin kita, Mateo. Kaya pala hindi ko na makapa ang pag-ibig ko noon kay Roman. Dahil naibaling ko na pala sa iyo ang lahat. Mahal kita, Mateo. Mahal na mahal." Umiiyak na sabi niya. Inilapit ni Mateo ang mukha sa kanya. Buong puso siyang pumikit at naghintay. Naglapat ang kanilang mga labi. Naging isa, kagaya ng kanilang mga puso. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. At ito po ang Rated Stories. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa susunod na kwento.